Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman po sa another episode ng ating vlog, na kung saan ay mamamasyal tayo. Pinasyalan natin yung farm ng isa sa mga kaibigan natin, dating kaklase sa sa sabong industry, sabong academy. Yan. Walang iba kundi ang mag-amang si ano, si Mang Joe at saka si Jonathan Patawaran. Yan. At bago po natin umpisan yung ating interview, kasama rin po natin si ano, si Kuya Raul Aison. Kuya Raul. Yan. Dating ano, presidente ng association ng Game Paul dito sa Pangasinan. Ayan. So, andito po tayo ngayon sa farm nila Sir Jonathan. Sir Jonathan, paki-introduce muna yung ano, sarili ninyo at kung saan tong place, anong pangalan ng farm? Sige. Ako pala si Jonathan Jose Patawaran. So, kami mag-ama, si Mr. Jose Patawaran ang may-ari ng Jopat Integrated Farm. Itong Jopat Integrated Farm ay situated sa Ushim, Mangaldan, Pangasinan. So, itong area namin dito, aside from sa area namin sa Calamansi Farm namin, may 1 hectare kami dito. So, rice and corn-based integrated farm siya. So, ibig sabihin, may livestock, may fisheries, may high-value crops, at meron kaming alternate na rice at corn. So, ito ay 1 hectare. 1 hectare. Sir Jonathan, paki ano lang yung sa mga viewer natin, ano? Pag sinabing integrated, ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin integrated, ang usual kasi na yung kwan ng farmer, farming method ng farmer ay yung monocropping. Ibig sabihin, isa lang yung kanilang tinatanim. Mm-hmm. For example, sa kanilang area, pais lang kanilang tinatanim, hindi kaya'y fisheries lang ang kanilang mayroon sila, o di or kaya palay o di kaya yung livestock lang. Yung integrated, ibig sabihin magkakasama yung mga commodities na yun. Uh-huh. Ibig sabihin meron for example may manok ka, may uh-huh, kambing ka, may baka ka, may tilapia pan ka or hito pan, may rabbitry ka, may mga tanim ka ring mga high valued crops, tapos meron ka ring rice at corn. So, ibig sabihin, in short, kumbaga, halo-halo, ano? Yun. So, magkakasama sila sa isang place, totoo, isang farm. Yun. So, lately, parang nabalitaan ko, ano raw, parang sumali kayo sa contest, tapos parang kayo daw yung naging champion. Ano nga lang po? Opo, kasi ito yung challenge sa amin nung nakita ng local LGU, agriculture ng Mangaldan, at ni Mayor Marilyn Lambino, yung ating farm, sabi nila pwedeng i-contest sa integrated farm. So, nagkaroon ng pag-aayos. So, inayos ang farm, naging mas integrated siya. Kami po yung nanalo sa anong category? Kundi siya, sa rain-fed category. Sa top performing rice-based integrated farm. Mm-mm. So, ang title nito ay Palay Timpalak. Palay Timpalak. Palay-timpalak. Kapag yung sinabing rice-fed, anong ibig sabihin nun? Rain-fed. Rain-fed. Pag sinabi mong rain-fed, ito yung hindi naabot ng mga irigasyon. So, yung source ng water nyo, kung rainy season ay yung kaya nga rain-fed, yung ulan. Oo. Kung hindi rainy season, meron kayong pump. May water pump. Mm-mm. So, wala siyang irrigation, ano? Walang irrigation. Ayun. So, ano, mga kamags, maidagdag ko lang, itong si ano, Sir Jonathan ay ano siya, dating ano, seminarista, tapos naging ano siya, professor sa isang university sa Dagupan, tama po ba? Saan po 'yon? Sa University of Luzon. Oo. Ano po yung tinuturuan niyo? Mga philosophy subjects at psychology. Ilang major ko is philosophy, tapos minor ko is psychology, kaya mga philosophy related 'yun yung mga Pero ang kumbaga ginibap niyo 'yon, ang bagsak niyo sa farming na ano. Oo. Dahil masaya, ano? Anong masaya kasi yung pagpassion mo, kasi ang passion naming mag-ama, ni Daddy, ay yung pagtatanim talaga. Noon na tumitira kami sa Dagupan, wala itong loteng ito. Oo. So maliit lang yung space. Sabi ng mga kapitbahay namin, sayang,
eh, mahilig kayo sa halaman, mahilig kayo sa mga hayop, sana may mabili kayong lupa. So God willing, nakabili nga kami. So ito yung dinevelop namin. Nung medyo lumaki na, hindi naman masyadong malaki, eh, nag-give up ko na yung teaching para mas mag-concentrate yung pagpa-farm. Si ano, si daddy nyo, dati rin siyang empleyado ng ano? Opo. DOH ba? Opo, sa City Health Office siya. City Health. So medtech po siya. Medtech. Ayan. So retired na siya. Dati silang medtech, tapos nung nag-retire, nagpa-farm na. Kaya nga sabi ni daddy, yung medtech naging madtech. Madtech. Dahil sa putik na ang kanyang yung property nyo sa Dagupan, ginibap nyo na. Mas andito na talaga, nag-focus na talaga kayo rito. Actually, yung area doon sa Dagupan, yun yung binenta namin, tapos ito yung binili dito. So, paunti-unti, naka-acquire kami ng... Mga ilang hektar na to? Yung dito... Sa pati yung sa ano, may kalamansiyan pa kayo, di ba? More or less, mga 3 hectares. Ayun, 3 hectares. Ano? Tapos aside from yung mga... nililis namin ng mga taniman ng mais. Ah, aside dun sa ano, sa sarili ninyong ano property, naglilis pa kayo. Oo. Tapos tinataniman nyo rin ano? Tinatanim. Ano mga tinatanim nyo? Palay tapos mais yun. Ah, palay, mais. Ayan. So actually magkakasama po kami, kami nila Sir Jonathan at saka ni ano, Sir Raul sa ano, sa Sabong Academy. Pero sila ano, Sir Jonathan, ginibap na. Wala, as in wala na bang ano, wala na kayong mga game foul? Game foul pa din dahil yan yung isa rin sa mga passion natin noon, hindi rin natin maalis yan. May mga breeder para makita-kita natin. But as for now, kasi hindi namin maharap yung breeding dahil sa integrated, nandito na yung oras namin. Pag mag-breeding kami, medyo mahati ulit doon. Kaya wala. Nakakamiss din yung mga time natin nila Sir Raul, nila Sir Jess, no, yung nagcha-champion tayo sa mga derbies. Kasama natin si Sir Sidney, di ba? Oo. Ang gustong-gusto ko rito pag nagpupunta kami rito ni ano, ni Kuya Raul, ano, yung kanilang kalamansi. Tapos nakapag ano sila, nagkaroon ng twist yung kalamansi, nilalagyan ng iced tea, ano, Kuya Raul. Iced tea. Tapos ngayon ata, medyo nag-improve na. Parang meron na sila nung ano, concentrated ano? Ayan. Yung misis ko kasi pahilig sa mga pag-process. So, sa panahon kasi na mura ang kalamansi, mas magandang mag-concentrate ka. Oo. Diba? Para hindi masayang. Pag, pag mahal, ibenta mong directly. Pero pag mura, yun, mag-process. So ngayon, ano, meron ba tayong ano dyan? Meron. Merong nakatabi dyan na concentrated? Meron. Matitikman natin mamaya, ano? Ayan. So, lahat ng mga nabanggit ninyo, parang itong mga nasa harap ko, existing yun, ano? May sili, tapos may mais, tapos pakita natin yung mga ibang ano nila dito. So naka-intercrop yan. May marigold dati dito pero tinanggal namin the old na. May mais siya. So may kangkong. Nakakuan siya. Ah, may ano. Ito, kangkong to ano? Anong variety to? Yung aplan na kangkong. Ah, mga aplan na kangkong to. So in between ng mais may coriander. Ano yung coriander? Yung spice na ginagamit, mga herbs and spices. As ito, itong nasa, ano? Ah, ito. Yan, coriander daw yan, coriander. Ayan. So, naka-integrate siya. Ayan. Tapos ito naman, mais. Mais, oo. Ayan. Ayan. Tapos ito naman, kumusta tong sili nyo? Natamaan nyo ba yung 1,000 per kilo? Hindi, mura kayo ng sili. Diretsyong mura. So, hindi kami masyadong nag-harvest. Oo. Pa-process ka lang yan. So, napakaswerte ng mga farmer ng sili kapag natamaan po nila yung ano, yung presyo na napakamahal. Maabot po siya ng 600 pesos a kilo hanggang 1,000 pesos. Ayan po. So, andito yung mga sili nila. Ayan. Tapos, pakita natin yung iba. Ayan. Tapos meron din silang ito ang kagandahan dito, Sir Jonathan, eh. Kapag may mga tanim kang ano, parang ito papaya, ayan oh, ayan po. Napakasarap po ng buhay dito.
Yan. Red Lady na papaya. Tapos meron din silang sibuyas. Luya, bagong harvest. Luya, mga bagong harvest, oh. Nako. Ayan, na ano pa to siguro, Sir Jonathan? Gumagamit ba kayo ng anong ginagamit yung fertilizer? Organic. Organic ano? Vermicast. Vermicast. Kuan ng African nightcrawler. Ayan. Tapos dito nakita ko mga rabbit naman, ano, Sir Jonathan? Mga rabbit, oh. Ayan, ang ganda. Tapos ano, napansin ko meron kayong mga ano, anong tawag sa anak ng rabbit? Kits. Okay. Iba-iba talaga ang tawag, ano. Ayan, ilang piraso tong kits nyo? Pito. Yun ba yung pinakamaraming anak ng rabbit? Hindi naman, yung meron pang mas marami? May 12, ganun. Oh, grabe. Ayan po. Tapos actually yan, yung sa baba nandiyan yung mga African nightcrawler. Oo. Makikita nyo dito. Ah, sa silong. Sa silong. Andiyan yung mga bulate, yung mga African. Ito po yung silong ng rabbit, ayan, ha. Ayan po. Ayan. Ayun. Ayan. So yung sige pa iyanon nyo pa para makita nila. Yan. Marami yan. Ayan. Ayan po. So hindi na siya sayang yung space. So yung African nightcrawler, ang kinakain nila itong ipot ng ano, oh, rabbit. Tapos yung mga dried leaves. Yung mga dried leaves, ano? Oh. Yan. So, nandyan na, pagkuhan, yeah. Wala na sila dito, nina-harvest namin. Oh. Naglalagay ulit. At balita ko, Sir Jonathan, yung premium nyo daw dun sa, ano, yung napanalunan ninyo, pinagagawa nyo raw na, ano, na... Kasi yung ating premium, hindi naman pwede natin ilabas yun as cash. Ito ay... As project. Napagkasunduan na yung project ay yung mas extensive na vermiculture. So, mm-hmm. Gumawa sila ng vermi structure, yung talagang magandang structure for vermicomposting. Mm-hmm. Pwede po bang ano? Pwede po bang malaman kung mga magkano yung premyo nyo? Ay, oo. Yung aming premyo, as ko ng ATI, is 150,000. Wow. So, yun yung... So, ano ha? Kumbaga... Kumikita na nga kayo habang ginagawa yung project na yon, nagkaroon pa kayo ng premyo, no? Opo. Nalilibang pa kayo dahil nga sa sobrang ano, ito yung passion ninyo, ano? Ayan. Kung wala kang passion sa ganito, talagang hindi ka malilibang. Pero pag mahilig ka, tapos ang patutunguhan nito talaga is organic farming. Kasi ang agriculture, hindi nila rinirecommend na gumamit tayo ng mga pesticido. Mm-hmm. Nakakasama sa health natin yun. Kaya yung mga natural na pesticido ang ginagamit natin. For example, yung mga pagtatanim ng mga marigold na insect repellent, paggawa ng mga concoction, mga neem oil, ganyan. Mga, mm-hmm. So, ano, sa sarili ninyong ano, talagang may kita rin sa integrated farming, ano? Meron din. Oo. At ang maganda dito kasi yung pang-araw-araw mo, dun mo na kinukuha. Hindi ka nabibili. Tulad namin, may tilapia pan, kung gusto mo ng pagsahog sa gulay, mamingit ka ng isa dalawa, okay ka na. Pwede may na. May mushroom dyan, vegetable, pwede na. Ayun. At meron din kayong ano, alaga na mga ano, chicken, ano, layer chicken. Ano. At yung mga alaga po nila ay, yung iba ay galing po sa sa akin. So, pasilip din natin, Sir Jonathan. Pasilip natin. Yan, silipin po natin yung kanilang ano. Ano tumato, Sir Jonathan? Ano yan? Damo? Lemongrass. Ah, lemongrass. Yan, mga lemongrass daw yan. Oh. Kapag maglilipin ka, may lemongrass na dyan. Ayan, mga lemongrass. Tapos sili na naman, ano? Oh, tapos may saging. Gusto kumain ng saging. Yan, saging, oh. Kumuha lang tayo dito. Anong saging yan? Bakit green? Yung green, ano yung tawag sa dialect natin, po. Yung ubob, yung sabi nila. Ito yung, green pa lang siya, pero hinug na yan. Hinug na. Ito yung saging na less ang sugar. So, pwede yan sa mga diabetic, ano? Oo. Mga diabetic. Pwera, ulo. Aluto lang. tinipitas sige, lang ng mga sige bata. Nga, pakita nga natin na talagang, ano, hindi siya raw. Pakita natin na talagang, ito. Ano siya. Ayan. Aluto, hinug.
Alam niyo po yung word na hinog sa salita naming Pangasinan, aluto. Oo. Eh ang apelyido ko Lumboy, di ba? Duhat. May kamag-anak akong tumatakbong mayor diyan sa San Carlos. Ang ginamit niyang slogan niya kasi Lumboy yung apelyido niya, alutula. Attorney Lumboy. Alutula, which means Attorney Lumboy hinog na. Ganyan. Yan. Kamag-anak ko po yan. At shout out din sa kumpari ko na kasalukuyang mayor din dyan sa San Carlos, Pangasinan, si Pari Ayoy Resuelio. Yan. So balik po tayo dito, Sir Jonathan. Ito po yung mga ano, galing sa akin ano, na mga decaled brown. Yan. Pero bakit may nangitlog ng puti? May hinalo si dating puti dyan. Okay, ayun pala. Sorry, nagtaka po ako dahil may itlog na puti. Yun pala, may hinalo si ano, si Uncle Joe na ano, na puti. Ayan. So very healthy ano. Wala silang sipon. Ayan. Sa kabila, yun na yung galing kay Doc. Oo, kay Doc Tris yan. Kay Doc Tris. Ayan, yung kabilang shout out din kay Doc Tris Patawaran. Pinsang buo ni Sir Jonathan. Yan ang very instrumental sa amin. Yan. Pukundin sa amin na, yan. Si Doc Tris, kaibigan rin natin yan. Kabatch ko rin yung kanyang kapatid, si Kim. Isang nurse, ano, tas bet na rin si, ano, Doc Kim, ano? No, nag-bet muna si Doc Kim at saka nag-nurse din siya. Pero sa ngayon, siya ay nasa Singapore. Yan. So ito po yung kanilang, ano, mga flock. Ayan. So marami na pong itlog. Hanggang dito. Punta po tayo. Ilang heads na to, Sir Jonathan? Ito marulis mga kanilata. Sabi mo nang may 1,000 na? Wala. Lahat? Wala. Wala pa? Mga ilan? Mga 500 ganyan. Ayan. So considered as backyard, ano? Okay. Ayan. Dito, ano tong mga to? Yan, may talong. Natakpan yung kanang may kamote dyan. Tapos yun, mga kambing, mga baka, tapos mga sheep. Ayan, yun. Pag-umabis lang natin ng kwan dahil binadali rin natin sa presyo yung ating mais dahil medyo bumababa na yung mais. Oo nga eh, pababa na rin yung presyo. Ayun, may katuray, may talong, may papaya, may saging. Yung saging natin na dito sa kabila, lakatan naman yan. Lakatan. Ayan, meron din akong lakatan. Ayun, mga kambing, baka. Tapos sa gawing doon yung kanilang maisan, ano? Mamaya punta natin yung pan. Yung ayan, saan tayo dadaan? Okay. Puntan daw natin yung kanilang pan. Ayan. So, ano? Ito, sili pa rin, no? Ah, ito pala. Ito yung kanilang, ano? Tignan natin. Yan, Jopat Farm. Yan, Ushim High Value Commercial Crop Growers Association Incorporation. Yan, Jose J. Patawaran. Yan. Okay, Palay Timpala. Yan. So, congratulations. Yan. So, tignan po natin yung puntan po natin yung kanilang tilapia. Ato, meron din silang mushroom. May bunga na ba? Wala, o nakapitas old, na? Oo, nakapitas na sila. Eh. Old, mga old. Yeah, mga old yan. Nagpitas kasi sila nung umaga. Kaya wala yan, na. Nakapitas na rin. Anong tawag dito? Oyster mushroom. Oyster mushroom. Pero yung bag dyan, anong tawag? Fruiting bag. Yan, ito po yung klase ng ano. Oh, yan yung brown. Yan. Anong variety ito? Brown. So, dalawa ang kinukulture namin. Yung brown tapos yung white yan. Na oyster mushroom. Yan. Masarap dito. Punta natin yung kanilang tilapyahan. Tapos papakita ko rin sa inyo yung mga madadaanan natin dito. Ayan, mga seedlings ng cabbage. Mga seedlings so, daw ng cabbage. Sabi nila, hindi daw pwede yung mga cabbage, broccoli, mga cauliflower dito sa atin sa lowland. Pero pwede naman. Nag-harvest na kami ng cauliflower. So magandang resulta kaya inulit na namin. Oh, okay. So, nagtanim kami. May mga lumalaki na rin dito sa kabila. Ano yan? Cauliflower yan. Ah, cauliflower. Tapos sa broccoli ito. Oh. Tapos ito yung etong green na lettuce. Lettuce ano? Oh, lettuce.
So, sa gilid na naman yan, dahil integrated, may cucumber. So, kumpleto na yung pang-salad. Cucumber, yung pipino, ano? Oo. Pipino. Ito, lettuce, mahilig sa mga sangyup. Sangyup. Yan. So, ito naman, ito, yung edible fern. Ah, yung pako. Pako, yung... Talagang ang dami nilang ano rito, pananim. Tapos yan, yan daw ay mga ano, broccoli. Cauliflower. Cauliflower. Tapos ito naman, mga isda. Oh, mga ornamental fishes. Asola. Oh, may asola. Ito ornamental fishes natin. Naglipat na kasi tayo. Mga guppy. Mga guppy daw yung andito. Mga guppy ito. Ayun. So mag-start na rin tayong mag-breed ng ating betta. Mayroong itlog doon. Pato. Itlog ng? Pato. Marami. yung aming pato nakagala. Saan? Dahil dalawang pato kami gumagala. Ayun, oo, ayun. May itlog ng pato, ayun o. May itlog na, gumawa na. Ayan, itlog. Ayan. Tapos meron din kayong native pigs, ano? Opo. Meron din silang native pig, oh. Ayan, sayang, yung mga native pig ko, 147 heads, ubos. Inubos ni ASF. Ayan. Sir Jonathan, dito na ba tayo dadaan? Dito, okay. Pakita ko na lang yung mga tilapia, ano, yung tilapiahan nyo, ah. Oh, sige. Ayan. Ang ganda po rito. Masaya talaga ang ano, farming, lalo na kapag nasa puso mo. Bukod sa kumikita ka na, nalilibang ka pa. Ayan. Ayan, meron din silang aso. Kung di ako nagkakamali, ano to? Isang Belgian. Galing kay Doc Maramba yan. Galing daw kay Doc Maramba. Ang ano, ang City Health. Anong ano niya? Ha? City Vet. City Vet, ayan. Nang Dagupan City. Ayan. Ayan o. Talagang malalaki na rin ha. Mapapansin nyo pong malalaki sila kasi yung pag-paddle nila, yung pag-paddle nila sa tubig. Yung mga breeder po. Na mga breeder. So yung mga farmers natin na gustong mag-invest dito, binibigyan natin sila ng yung fingerlings. So I binibigyan, see. Yung commitment namin sa kanila, binibigyan sila ng libre. So, ah, libre. Sa amin. Oo. Binibigyan sila. As long as naka-ready yung kanilang paglalagyan at maayos. Marami na rin kayong napoproduce dito. Marami na rin. Nakapagbigay na rin kami. Mga 1,000 sigurong fingerlings. Ah, so pwede pala akong humingi dito, ano? Pwede rin. Oo, kasi yung swal ko, ready na yon. Huli ka, nasa video yan, ha? Libre daw po, kaya manghihingi po tayo rito, ano? Basta member. Oh, ah, member. Ah, naku. Hindi pa pa ako member, ha? Magme-member ako. Yan. Yung mga, ano? Mga talong, oh. Ito, pipitasin ko po ito, ha? Sir Jonathan, pitasin ko to, ha? Pitasin ko po yung talong. Ito po. Yan. Paano bang pagpitas nito? Yan. Yan. So, talong. Yan. Ang dami pa, ano? Mga, ang manok namin, mga orientals, mga viper ni attorney. Ah, ni attorney Jay Fernandez. Shout out. Or kay attorney Jay. Shout out kay attorney Jay Fernandez. Yan, mga viper daw. Mahilig si attorney sa ano, no? Sa mga oriental. Yan. Okay. Siyang breed ngayon, no, mga... Oh, mga kaibigan, kaibigan natin yan. Magaling na attorney yan, mag-ama. Naalala ko tuloy si daddy. Yung ano, yan. So, mga tilapia pa rin to. Ayan. So masaya talaga, ano. Sir Jonathan, ano, bago natin wakasan yung ating episode, konting ano lang po, tips or advice sa mga viewer natin, yung mga gustong mag-umpisa, kung ano po yung mga ma-advise ninyo. Oo, sa mga gustong mag-umpisa, talagang maganda ang integrated kasi may mapaghuhugutan ka. Kung yung isang commodity hindi kumikita, pwede kang gumugot sa isang commodity. So, hindi katulad ng monocropping, kung iisa lang yung produkto mo, kung bagsak yun, bagsak ka na. So, dito, may mapag-aaralan mo, basta may proper na
pagtatali ka, pagdo-document ng mga sales mo, mga kwan sa mga commodities mo, makikita mo yung kumikita. At the same time, mga katulong sa pamilya, healthy pa yung magiging pamumuhay nyo. Dahil ito kasi na-inspire kami sa pandemic. Dahil sa pandemic, hindi ka makakalabas. So may maliit kaming lupa, ito yung dinevelop. At least, may makukuha ka, may makakain ka kahit hindi ka lalabas. Ayan. So napakaganda. So mula po rito sa Usyum, Mangaldan, Pangasinan, sa Jopat's Integrated Farm. Ayan. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan. Walang iba kundi si Mang Mags na nagsasabing good day po sa inyong lahat at God bless. Yan. Thank you, Sir Jonathan. Okay po.